So mga paps, meron lang ako i-share sa inyo. Ngayon, ang i-share ko sa inyo ngayon, kung ano ba yung mga ano pros at saka cons ng pagpapakabit ng rubber lifter. So, bago natin to simulan, i-check nyo muna tong video na to. Kanina kasi, binaklas ko yung ano ko, yung gulong ko sa likod para masukat ko at ma-check ko kung okay pa ba yung rubber lifter ko. So, ito yung ano, yung rear driver side. Yan. So, tingnan natin ha, kung 1 inch pa rin. So, 1 inch pa rin yan mga paps. Yan. So, yan, 1 inch pa rin. Di naman napit-pit. So, maganda yung rubber na nakuha ko. So, ito yung ano, yung rear passenger side. Yan, ito yung sa likod, sa bila side. So, rear passenger side. So, ano ba yung pinaka maganda sa rubber lifter? Ba't ako nagpakabit? Siyempre, ang advantage niyan, ano, iwas sayad sa mga humps. Sigurado yan, mga paps. Kakarga ako ng ukoy bales, dumadaan ako sa humps. So, talagang kung wala akong rubber lifter, dadapa talaga sa sayad talaga yan. Yun yung talaga advantage ng rubber lifter. Ngayon, anong disadvantage niya? Ang disadvantage niya, mga paps, sa akin rin, personal ko naman mga experience na sinishare ko, mga paps, matagtag yung ride niya. Sa case ko kasi, sa sasakyan ko, mas pinili ko na maging matagtag yung ride kesa sumayad naman ang sasakyan namin, ang pangilalim ng sasakyan namin sa mga humps. Kasi kapag walang rubber lifter to, kayod na kayod yung ilalim pag dumadaan kami sa humps, tas may karga kami mga bales. So yun, matagtag ang ride, yan. Sa harap naman tayo. Ang pinag-uusapan natin kanina sa likod eh. Sa harap naman ngayon ganito, kapag naglagay kayo ng rubber lifter sa harap, ang isa sa mga problema niyan, matagtag rin. Ngayon ano pa, posibleng masira ang shock mounting nyo at saka yung shock mounting bearing nyo. Sa scenario namin kasi ang shock mounting bearing namin manipis lang, kaya nasisira yon. Yung iba sa ibang sasakyan to mga paps ha. Naglagay ako rubber lifter sa harap, okay naman, tumaas naman, kaso nga lang, yun nga ang nangyari, mas mabilis nasisira yung shock mounting bearing. Yung shock mounting bearing kasi na yun, sa ibang sasakyan, ano, manipis lang. Dito sa video, sa kasi ibang sasakyan, yung shock mounting bearing niya iba, medyo makakapal siya eh. So, kung hindi man masira yung buong yun, baka posibleng mapitpit at mag-stack up. So, yun yung disadvantage. Bukod sa matagtag, may posibilidad na masira yung ano yung shock mounting ano bearing natin. Gaya ng sinabi ko kanina, bakit pa ako naglagay ng rubber lifter? Kaya nga ang ginawa ko, ang rubber lifter na nilagay ko ay hindi sa harap. Hindi ako naglagay ng rubber lifter sa harap kasi kapag nagkakarga kami sa likod ng karga namin, sa trunk at saka dito sa back seat. So mas importante sa akin na ma-lift yung rear ng sasakyan. Kailangan namin na umangat yung likod ng sasakyan kasi pag nagkakarga kami ng bales, sobrang bigat nun, talagang dadapa talaga yung sasakyan. Okay? Kaya sa likod ako nagpalagay. Bakit hindi sa harap ako naglalagay? Siyempre, dagdag gastos na naman. Kung maglalagay ako sa harap, dagdag rubber lifter, dagdag pagod na naman. At saka isa pa, hindi ko naman kinakargahan ng mabibigat yung harap eh. Kumbaga, dito, yan dyan, may kakarga ko lang dito, estimate ko, 2 bales. Sa likod, ilan ang makakarga ko? Estimated ko, sa backseat, 3, tapos sa trunk, 2. So, mas priority ko yung nasa likod, okay? So, okay mga paps, dito na yung video na to. Sana itong video na to, nagkaroon kayo ng konting awareness kung ano yung pros and cons ng pagpapakabit ng rubber lifter. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga gandong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.